Hey guys, welcome and welcome back ito sa channel natin. Today, balikan natin itong Bleach Ultimate Battle. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nga ba yung tamang diskarte dito. So, tara at tignan natin to. So, ito yung fund natin dito guys. Meron tayong $5,000 dito. So, ano nga ba yung very efficient way dito guys? Parang mas kumita tayo dito. Just in 3 months, mababawi na natin agad yung ating puhunan dito. So, tara tignan natin to guys. Ang first kasi na tignan natin dito is itong dito guys. Soul Liberation. Dapat ma-soul liberate natin itong ating si Ichigo. So, kailangan natin siyang ipa-level up lang. So, ganito lang yung gagawin natin. So, yung 5,000 natin guys, gagastos natin. And, gagamitin natin to guys. Ko-convert natin siya dito sa exchange. Click natin itong exchange. And then, convert natin max. So, mapupunta siya at magiging 50,000 na Spirit Stone. Exchange lang natin. Confirm. Tapos, ayan na siya guys. Andito na siya. So, balik tayo dito. Tapos yung next naman na gagawin natin dito guys is punta tayo dito sa food. Dito sa food kasi guys, kailangan natin dito magpa-level up. Kasi nga kung dito lang tayo dediretso, so di tayo pwedeng makapag-upgrade dito kasi nga low level pa tayo. So yung gagawin natin, punta tayo dito sa food. So gagastos tayo dito ng ito, plus 6,000 dito guys sa boiled eggs, plus 100,000 or I think 1 million ata to na something stone ata din to siya guys. Tapos meron tayong 40,000 na XP dito. Yung gagawin natin, requirements kasi dito is 8,000. Pero pwede tayong mag-cook nito guys. Click natin itong cook. Pwede tayong gumastos dito ng 5,000 soul jade. So yung gagawin natin, click natin to. Tapos bili tayo nitong super egg sa market. So siguro mga 5 lang siguro. 5 yung bibili natin. Ayun, nasa 250 stones lang siya guys ha. Na egg, tapos confirm, click natin to, and then cook natin to guys, balik tayo dito, cook natin, so magluluto yan siya guys, so level 18 tayo kanina, 18 ba yun or 16, so hihintayin lang natin to matapos, so yun, done na siya guys, tapos na siya, mangyari dito is, nagkaroon tayo ng 40,000 na XP dito, tignan natin kung nag-level up tayo, ilang level. So, nasa 215 na din tayo agad, guys. So, ang maximum kasi nito, guys, dito sa boiled egg, so, dapat 500 lang siya. And after 500, guys, pag napuno na natin itong 500 natin, di na tayo pwedeng mag-consume pa ng boiled egg. So, cook lang tayo, ubusin natin, guys, hanggang level 500 din, guys. So, yun, guys, natapos na natin, na-consume na natin, guys, yung 5 boiled egg. Boiled egg lang, guys, ha? 5 boiled egg lang yung kailangan natin. Para nga ma 500 tayo or level 500. So makikita nyo nasa 517 na tayo dito. So next naman na gagawin natin dito guys, punta natin dito si Ichigo. Tapos kailangan natin siya guys i-maximize yung kanyang star kasi nga nasa 5 star to. Tapos itong soul liberation niya. So ang gagawin natin, click natin to, itong icon na to. Tapos bili tayo dito sa marketplace naman. So first of all, kailangan natin guys bumili muna dito ng currency. Ito tayo dito sa currency. Tapos bili muna tayo ng soul jade. So yung soul jade ay nasa 0.01. So siguro try natin bumili dito ng mga 20k. Kung kulang pa yan siya, so mamaya bibili pa tayo. So yan lang muna. Tapos balikan natin dito sa Ichigo. Click natin to. Tapos, bili tayo dito guys. Siguro nasa mga 2,000 daw. So yan, nasa 2,000. So nasa 10,000 din yung soul jade na magagastos natin. So click natin to, balik tayo dito. Tapos, bibili naman tayo nitong, ito guys, itong secondary crumbing orb fragment. So dadagdagan na lang natin guys yung ating soul jade. Punta tayo dito sa market. So gawin natin siyang 50,000. So kulang na lang tayo ng 30,000. So yan. So overall nasa 500 stone yung ginastos natin. Click natin to. Balik tayo dito kay Ichigo. Then click natin to guys. Bibili tayo dito ulit ng secondary crumbling fragment. So click natin to. Ng 138 daw. So 138. So that's it, 138 din. So click natin. So, balik tayo dito. Gagawin natin, so liberate lang natin siya guys. Ubusin natin to.
So, nag-a-upgrade siya, guys. Tapos, mamaya, mag-iiba ang mukha dito na Ichigo. Tapos, ito naman, guys. Bibili tayo ulit nito pag wala pa tayo nito. So, total, kailangan natin dito bumili ng 450 ng ganito. So, kailangan natin bumili ng ganito ng 450. So, ito yung mga needs natin. Buy lang natin ulit. So, ayun. Tapos, back lang tayo. Pag naubos to, guys, mamaya, bibili tayo ulit ng isa pa. Bibilihin na lang natin agad, guys, ha. Punta tayo dito. So, nag-iba na yung mukha ni Ichigo. Click natin to. Bibilihin natin to, guys, itong gold naman. So, ang kailangan natin dito sa gold is 405. So, 405 yung kailangan natin. So, nasa 4,050 din na bawas sa ating spirit stone. Confirm. Then, balik tayo dito. So, soul liberation. Okay na lahat ng ingredients natin. So, liberate lang natin siya, upgrade lang natin dito si Ichigo. So ito naman, guys, yung bibili natin. So kailangan natin dito bumili ng 300 na ganito. So 300, nasa 15 din yung needs natin. Nasa 15, nasa 15 din yung isa, guys. 15 stone. So buy lang natin. Nasa 4,500, guys, yung mababawas sa atin. Click natin to, and then so liberate lang din natin. So maximize na natin to. I think level 15 yung pinaka-maximum dito. Ayun nga, level 14 lang pala. So, the character has reached the highest level. Yung gagawin na naman natin is click natin to. So, upgrade lang natin siya or level up lang natin to, guys. Tapos, guys, kailangan muna natin i-unlock itong iba like ito. So, sa 5,000 dapat i-unlock natin to si Rukia. Tapos, so, liberate din natin siya. Yung kailangan natin dito sa kanya naman is nasa 1,951. So, 1,951. So, yun yung kailangan natin sa kanya. Confirm. Tapos, balik tayo dito kay Chad naman or dito kay Yasutura Sado. So, gagawin natin, bibili natin siya or unlock natin siya dito sa market. Yung kailangan kasi natin dito sa kanya is around 1,408. So, nasa 70,000, nasa 7,000 din yun siya na jade. So, yun. Click natin to, tapos unlock lang natin to si Yasutura. Then yun, gagawin natin dito, guys. So, liberate lang din natin siya katulad kay Ichigo. Ayun, so na-reach natin yung level 14 sa kanya. Tapos ito naman si Yasutura. So, upgrade lang din natin siya hanggang sa ma-reach natin yung full level niya. So, ayan na siya, guys. Reach the highest level na rin siya. So, yung gagawin natin dito, guys, punta natin to dito balik kay Ichigo. Tapos, guys, gagawin natin, dapat mag-level, dapat i-upgrade din natin itong kanyang weapon, guys. So, click natin to. Tapos, bili naman tayo dito ng sword. Ang kailangan natin dito sa kanyang sword is maging mindful din tayo dito, guys, sa Shallow Hit Spirit. Dapat yun yung pangalan din dito. So, Shallow Hit Spirit, click natin to. Yung kailangan natin dito is around 1,380. Then, breakthrough lang natin siya, guys. So, ayun, level up. Level up natin siya. Breakthrough ulit. So, every 10 level kasi meron siyang breakthrough. Tapos, ito rin, guys. Kailangan natin tong bilhin. So, Slaying Moon Spirit. So, hahanapin natin yung Slaying Moon Spirit dito. Ayun, kita nyo, dito na siya. So, yung kailangan natin dito is 90 kay Ichigo. Ayan, 90. Okay, nice one. So, balik tayo dito. Breakthrough lang din natin ulit si Ichigo. So, i-full natin ang breakthrough niya, guys. So, hanggang mag-level 50 yan siya. So, this is good. Level 51. Tapos, balik tayo dito kay Rukia naman. So, level up natin siya. So, ano yung kulang niya? Upgrade din natin. So, ito na yung kulang niya, guys. Kailangan natin bumili ng ganito. So, nasa 90 items din yung ganito kailangan natin. 90. So, yun, nakabili na tayo. Breakthrough lang din natin siya ulit. Hanggang sa mag-level 50 siya. Ayan. Full na. Tapos, dito naman kay Chad. Click natin to. Level up lang natin to, guys. So, ito naman yung bibili natin kay Chad. So, this is, tawag dito is Giant Right Arm Spirit. So, kailangan natin dito is 90 ulit. 90. So, yun. Tapos, breakthrough lang natin siya, guys, hanggang mag-level 50 rin. Ayan. Nice one. Tapos, yung next naman na gagawin natin dito, guys, upgrade natin yung kanyang star level. So, makikita nyo dito sa baba, click natin itong star. So, kailangan natin i-upgrade yung star level niya. So, dito first, kailangan natin dito ng 620.
620 yung kailangan natin dito. Ito, Spirit Orb 620. Ayan. So mga kailangan tayo dito ng 24,800 na Spirit Stone. So buy lang natin. Tapos back tayo dito. Tapos ito naman guys, tawag nito Transcendence Intermediate. Kailangan natin to ng 180 yung kailangan natin. So Spirit Stone din yung gagamitin natin dito. Bye. So ayan, as back lang natin. Tapos dito naman kay Ichigo, kailangan natin dito ng 650. So ayan, 650. Bye lang natin. So ayan. So breakthrough na siya guys. I-increase na natin yung, so increase lang natin guys yung kanyang star beyond practice. Confirm natin. So magiging, ayun, 3 star na tayo. So ito naman guys, yung next natin na kailangan. Kailangan natin ito ng 160. So pag 160 kasi guys, so kailangan na siya lahat ng ating mga characters. So overall na yan siya. So bibili natin. Ayun, 3 stars, so 4 star na si Ichigo. Tapos ito naman yung last item natin, kailangan natin dito is 200 naman. 200 yung need natin dito. Ayan, bye. So ayun. Okay, then beyond practice para ma 5 star na si Ichigo natin. Tingnan natin. So ayun, 5 star na si Ichigo. Mas lalong lumaki guys yung kanyang stats dito. So ito yung pinaka maximum niya, reach max level na dito si Ichigo. And then so guys, level up na lang din natin to kung meron kayo nito. Pwede niyo ipa-level up to and depende rin yan siya sa inyo guys. Ano yung discarte nyo dito. Kasi nagre-recharge naman to over time yung skill points dito. So, depende yan siya sa inyo. So, gagawin na naman natin dito kay Rukia. Balik tayo dito or punta tayo dito sa star niya. Kailangan natin dito sa kanya ng ganito. So, ito is need natin ng 80 lang na ganito sa kanya. So, 80. Click natin to 80. So, ayan. 80 na siya. Tapos, bibili tayo dito sa kanya ng 700 na ganito. 700. So, ayun. Okay, so first kailangan natin dito bumili ng jade na nasa 50,000 para kakasya sa lahat, guys. Tapos click natin tong beyond practice. So tataas na ang star ni Rukia. 2 star na siya. So ayan guys, nasa full star na rin si Rukia natin. So ganoon pa rin guys, pwede niyo ipa-level up to, pwede niyo bawasan din to. So nasa sa inyo pa rin yung diskarte dito. So dito tayo kay Yasutora. Kailangan natin dito sa kanya ng 150. So, 150. Tapos dito guys, upgrade naman din natin tong Static Blood ni Ichigo. So, makikita natin yan siya dito. So, meron siyang additional. So, upgrade natin yan siya hanggang level 3 lang. So, upgrade tayo nito. Kailangan natin dito ng 70. Ayan. Medyo may kamahalan rin siya guys. So upgrade lang natin siya. Ayun, level 2 na. So ayun, level 3. Not bad na rin. So kailangan kasi natin ng punuin guys. Ayan, level 4. So dito upgrade naman natin to guys. Kasi nga kung ima-maximum natin to, pwede natin itong i-hold para nga ma-reach natin yung maximum guys. Pero malaki yung mababawas sa atin guys ha. Mas mabuting i-level up nyo lang muna. Tapos yung sa main character lang natin. Ayun, max na yan siya. Max lang natin to. So ito yung mga passive skill points niya guys, or yung passive niya na skills. So this is very important also. Full level lang natin to lahat. So yung iba di pa na siya na-unlock. So ma-unlock pa yan siya sa susunod. So ang gagawin kasi natin dito guys, pwede tayong bumili dito ng skill points. Click natin to. So pwede tayong bumili ng skill points dito pag naubos ang skill points natin. So yun guys, meron lang tayo natitira dito 592 na Spirit Stone. Tapos 13,000 na Jade Stone. So actually pwede na rin ito guys. Pwede na to. Tapos yung gagawin na naman natin dito guys, kailangan natin tignan din itong mga daily quests dito guys. Receive na receive lang tayo dito. Ayan. Tapos challenge natin itong elite mode. Dito kasi guys, sa elite mode guys, dito tayo kikita naman. Meron tayong soul cutter sword, kikita rin tayo dito. Pero dito is kailangan natin bumili kasi dito. Dito muna tayo sa elite mode. Yung kailangan natin is mag-progress muna sa levels para nga makapasok tayo dito sa elite mode. So dito guys, pupunta natin yung elite naman. So titignan natin guys ha, empty tong ating dito. So titignan natin kung ano yung makukuha natin dun sa elite.
Tapos, syempre, mabibenta kasi natin, guys, yung mga makukuha natin dito. So, katulad nito. So, battle lang tayo. Actually, pwede naman natin itong i-auto na lang. So, click natin itong auto. Parang mapag-proceed agad tayo. So, dito sa elite mode kasi, guys, 5 times hindi lang natin siyang malalaro. So, tignan natin yung mga nakuha natin. So, meron tayong mga nakuha kanina. So, 5 times. Balikan natin ito ulit. Next. So, kailangan kasi natin i-loot yung mga nakuha natin, guys. So, yun. Medyo malakas kasi yung elite mode, pero yun nga, malakas naman yung mga heroes natin or itong character natin, kaya walang problema. So yun, meron tayong mga nakukuha dito, Spirit Stone, Spirit Seed. Tapos ito guys ha, Crumbling Orb Fragment, nabibenta natin to, Transcendent Secondary, balikan natin yung mga nahulog dito. So nabibenta natin to lahat. Shallow Heat Sword or Spirit. So yun yung mga nakukuha natin. Yan, napakarami nating nakuha dito. Or mga na-loot. So, yun, skip na natin, tapos na tayo. Wala na tayong malo-loot ata. So, skip. So, kung puntahan natin, guys, yung ating backpack. Punta dito sa backpack natin. Ito dito. So, meron tayong mga nakuha dito. So, yan, guys, meron tayong nakuha ang Shallow Heat Spirit. Itong mga Transcendence, ito. Ito yung mga nakuha natin dito, guys. Tignan natin to. Ito muna, guys. First, ito muna, guys. Tignan natin to. Kung bibenta natin ito siya sa market, sisell natin siya sa market. Puno tayo dito. So, click natin itong sell. So, dito sa market, itong Shallow Heat Spirit, kung isisell natin to, so, pwede natin itong ibenta. Ito. So, pwede natin ibenta yung Shallow Heat Spirit natin sa one spirit stone. Well, not bad na rin. Ito rin. Secondary. Ito, one. So, ito. So, meron kasi tayo ditong, katulad nitong spirit orb. So, makikita naman natin to guys, dito sa backpack. Kung i-click natin to, so, market. So, nasa 20, guys, yung pwede bentahan nito. So, wag yung ibenta sa ganito kasi malulugi kayo. Benta nyo dito, guys. So, malaki din yung makukuha natin dito. So, mas mabilis yung babalik sa atin. And then, kung kakalculate naman natin, guys, yung sa 20 pa lang, so, sipin mo, 20 Spirit Stone. So, nasa $2 na, guys, sa isang laruan lang na, sa isang play lang natin. So, sa isang play pa lang natin, nakakuha din tayo doon ng $2. Tapos, hindi pa lang yan siya, guys, isang item pa lang din to. So, possible, mas malaki pa. And pwede tayong kumita dito. And yung possible nga dito guys na ROI natin is nasa 3 months. So well, not bad na rin guys kung magsa-start ka dito. And don't forget to leave a like and mag-subscribe dito sa channel natin guys. And huwag yung kalimutan na mag-join dito sa Telegram natin. Kasi nga marami tayong updates regarding din sa mga NFT games. At saka marami na din tayo dito guys. So maraming mga nagpo-post dito ng mga NFT games. At saka mga crypto na pwedeng pagkakakitaan. So mag-join kayo dito para di kayo mahuli sa mga bagong updates natin. So by the way, ito lang yung review natin regarding dito sa Ultimate Battle. Meron pa tayong isang video regarding dito. And that's why kung gusto niyo yung video to, don't forget to leave a like and mas-subscribe na kayo dito sa channel natin. So yun lang and see you sa ating next na video.